Alam niyo po ba na ang Rent Control Act of 2009 ay effective pa rin po hanggang sa katapusan ng 2020? At ano ba ang mga pinagbabawal ng batas na ito? Covered po ng Rent Control Act ang mga residential leases ng mga residential houses, residential condominium, boarding houses, bed spaces. Sabi po ng batas, kapag kayo ay nakatira sa NCR at hindi lalagpas sa 10,000 ang inyong binabayad na monthly lease, o kapag kayo ay nakatira sa labas ng NCR at hindi lalagpas ng 5,000 ang inyong monthly na renta, covered po kayo ng Rent Control Act. Bawal magtaas ang inyong landlord or lessor ng hihigit sa itinakda ng HUDCC o Housing and Urban Development Coordinating Council. Ayon sa circular ng HUDCC, kapag ang inyong monthly rent ay hindi lalagpas sa 4,999, bawal magtaas ng more than 2% ang inyong landlord. Kapag ang inyong renta naman ay mula 5,000 hanggang 8,999, bawal magtaas ng higit sa 7% ang inyong landlord. At kapag ang inyong monthly rent naman ay mula 9,000 hanggang 10,000, bawal lumagpas ng 11% ang i-impose na increase ng inyong landlord. Ipinagbabawal din po ng batas na hingan kayo ng inyong landlord ng hihigit sa 1 month advance at 2 months deposit. At ipinatakda rin po ng Rent Control Act na maaari lamang kayong paalisin o eject kapag hindi po kayo nakabayad ng 3 buwan o kapag nagkaroon po kayo ng subleasing o pinaupa nyo sa iba. At kapag kinailangan na po ang inyong landlord ang inyong tinitirhan para kanyang gamitin o sa kanyang immediate family. Isa lamang pong paalala, ang Rent Control Act ay hindi po applicable kapag kayo ay naghuhulog ng rent-to-own scheme dahil hindi po kayo lessee kung hindi nag-a-amortize po kayo sa inyong bahay.